Hello Libra, ito yung October kapalaran reading mo. Alamin natin ano ba itong mga blessings or challenges ngayong October or yung mga hindi mo ina-expect na mangyayari. Maraming salamat sa support mo, Libra. At kung interesado ka sa private personal reading ko, panoorin mo lang yung dulo na itong reading. Nandun lahat mga info. At or basahin nyo yung description nitong video. At naka-flex din yung mga names ng mga nag-avail ng subscription natin sa FB and mga nag-join ng membership sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Lahat ng mga info na kailangan yung malaman na sa dulo ng reading, yan. Mag-ingat kayo, marami nang nagpapanggap na gumagaya sa page ko sa FB or sa TikTok. Kayo magpabiktima doon. Make sure na yung legit na FB page ko po yung fina-follow ninyo, Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers man, ikaw na nanonood. Timeless reading ito, kahit kailan mo man ito ma-tsempuan o dumaan sa newsfeed mo. Gusto ko mas nakaka-relate ka. For your overall energy ngayong October, you have the Two of Cups. And pagdating sa iyong challenge naman ngayong October, you have the Two of Wands. Pagdating naman sa blessing or advantage mo ngayong October, you have the Lovers. And what's next or in the near future is the Nine of Wands. Pagdating sa mga zodiac signs na meron ditong Cancer energy, merong Aries energy, may Gemini and Sagittarius energy. Whether meron kang mga ganyang signs sa iyong birth chart or may na-encounter ka mga tao na ganyan yung signs nila. So, ang overall energy mo is the Two of Cups. May kinalaman siya sa partnership. Romantic man na partnership ito or hindi. So, nakikita ko is magandang synergy, magandang samahan, compatibility, pagiging one in heart, one in mind, in harmony, magkasundo kayo. Swak na swak, kumbaga. O, kung hindi tao yan, ibig sabihin, bagay na bagay sa iyo to, pabor na pabor, swak na swak sa iyo yung pangyayari. Yan. In harmony, wala masyadong nagja-jibe sa iyo, or pumapabor sa iyo. May mga bagay-bagay, maaaring ganun. Or maaaring literal talaga na may kinalaman sa partnership or pagpasok sa relationship or commitment. Okay, so meron dito mutual feelings or attraction. O baka yung iba makatanggap kayo ng offer or proposal, romantic man yung proposal na yan, offer or hindi. Basta merong magandang connection Okay? May magandang connection dito with the Two of Cups. Ngayon, when it comes to your disadvantage or yung magiging challenge mo ngayong October, you have the Two of Wands. Maaring yung iba sa inyo dito, may mga may mga plano na hindi mag-work. Or kulang kayo. Kulang kayo sa pagpaplano or merong conflict pagdating sa pagpili. Pagde-decide. Pwedeng yun naman yung magiging challenge nyo or disadvantage ninyo. Hindi maayos yung pagpaplano. Or meron kang nagawang plano pero hindi naman nag-work out. Or mali yung napili mo kasi mayroon ditong pagpili Or hindi ka makapag-decide, hindi ka makapili, nako-confuse ka, nahihirapan ka. Or yung iba, problema ninyo is takot kayong mag-leave sa comfort zone ninyo, ayaw nyong mag-try. Or maaaring nanenega thinking, nanenega talk nyo yung sarili nyo, hindi kayo naniniwala sa kakayahan ninyo. Walang confidence. O, yan. Pwede yan yung mga challenges or disadvantage mo. Ngayong October ngayon, when it comes to advantage naman or blessing, the Lover's card reversed. Okay. Okay.
Meron talagang ano ah, meron talagang conflict pagdating sa pagde-decide. Pagdating man to sa love life o hindi ah, pwedeng yun yung problema mo talaga eh. Hindi ka makapili. O baka naman may dalawang manliligaw ka or dalawang partner. Okay? Okay. Yan. Pwede yung iba dito. May reserba ka pang isang person. Oo. Hindi man nag-work yung isa, parang yung may nakareserba ang isa. Yun yung advantage mo. May fallback. Pagdating sa pagpaplano, ganun din. Diba sabi ko nga yung magiging challenge mo, problema mo, or disadvantage mo kanina is pwedeng may plano ka pero hindi nag-work. Okay? Pero, ang maganda nun, may backup plan ka pa. So, kung meron mang hindi nag-work dito na plan, nakikita ko na may alas ka pang hawak dito. So, yun naman yung advantage mo. Okay. Masyado kang sigurista, maingat. Yun nga sabi ko nga, pwedeng ayaw mong sumugal, ayaw mong mag-leave ng comfort zone mo. Ayaw mo mag-try. So, ang importante, yun lang yung advantage mo. Yung pagiging sigurista mo na naghanda ka ng backup plan. Hindi man nag-work ito, plan A, plan B mo, may plan C ka pa pala. Sabi ko nga, parang may reserba ka dito eh. Bagay man yan, plano man yan, or tao. Okay? O, halimbawa, ano, nagloko yung umabsent bigla yung isang, ano mo, empleyado mo. Tao mo sa tindahan, pero meron ka pa palang backup. So good, yun yung advantage mo, no? Yun yung fallback mo. Yun yung blessing mo dito. Meron eh, meron parang may sasalo or may reserba. Okay? So, yan. Pagdating naman sa susunod, near future mo, susubukin ka rito. So, may challenge, susubukin lahat ng lakas mo, lakas ng loob, lakas ng katawan, test of faith, ayan, susubukin yung faith mo. So, ito ay pagiging ano, preparation. Kailangan mo maganda, mukhang meron something na paparating. And I believe may paparating na bagyo. So, ayan, maaaring yan, isa yan sa pag-aandaan mo. Or kung hindi man about bagyo, sabi ko nga, dapat parang Boy Scout, Girl Scout laging handa. Okay, defensive mode tong nakikita ko rito. Pag-i-strategy na yan, pagpaplano. Hindi pa man dumarating pero parang ina-anticipate mo na. Na anytime, pwedeng may mangyaring ganito, ganyan, may darating na ganito, ayan na nga. Okay? Mukhang may darating, so maganda ka. Kung ano man yan, tao man yan. Pangyayari. O kung ano man. Bagay. Maging prepared ka na lang para hindi ka maging sorry. Pagdating sa love life mo ngayong October, meron ka ditong deepening and open yourself to love. O, yung iba takot sumugal. Pagdating sa pag-ibig, takot masugatan, takot mag-try, magtiwala. O, parang binabanggit din dito kasi sa love life mo. Yun yung challenge mo eh, di ba? Kung naaalala mo kanina eh. Alam mo, itong connection na to, lalalim at lalalim to eh. Bigyan mo lang ng time, magtiwala ka lang. Huwag mo munang husgahan. Or huwag kang matakot na buksan yung puso mo. Ayan, open yourself to love. Malay mo naman. Malay mo naman yung masyado mong pagiging maingat dahil takot na takot kang masaktan, ganito, ganyan. Malay mo naman true love ito. Kasi yun yung sinasabi sa'yo. Bigyan mo ng chance. Diba? Sabi nga nila eh, yung mga bata, pag masyado kang malinis, walang immunity. So, paminsan-minsan yung bata, paglaruin mo sa damo, ito rin ganun. Pagdating sa pag-ibig, paano mo malalaman kung hindi ka magta-try? Diba? Kung sarado ka ba, makakapag-try ba? Sarado yung puso mo, syempre hindi. So, give it a chance. Kasi nakikita ko na it will develop eh. Magiging malalim din yan eh.
yung samahan ninyo. Huwag mo usugin. Huwag mo na munang usugin. Huwag ka munang maging nega, kumbaga. So, dito na tayo sa mga wild cards, yung mga mangyayaring hindi inaasahan. Libra. Unang-una, hindi mo inaasahan, Libra. Nako, may mga sagabal sa mga gusto mong mangyari. Or merong mga epal na tao. Basta, merong malaking sagabal na kaharang sa mga gusto mong mangyari or merong tao na sumasagabal. Ayan, di mo ini-expect. Ano pa? Nako, oo. Oh, maaaring di mo ini-expect na magkaroon ng mga alitan, conflict, samaan ng loob, intriga between friends or family. Ito nga, oh. Itong something trying to come between you, pwedeng may kaibigan na involved dito, yung sumasagabal. Nakalimutan kong banggitin. And meron ding, di ba, lumitaw din to, hindi inaasahan na magkaroon ng conflict, problema sa kaibigan or sa family. Ano pa? Hindi inaasahan na, ano, travel. Oh, pwedeng literal na travel to, or hindi inaasahan na meron kang crisis na pagdadaanan, physical or mental, ngayong October, okay? So, meron something kang pagdadaanan. Tingin ko challenging ito. Physical or mental. Last, na hindi mo inaasahan. Ay, hindi mo inaasahan dito na, ano, makakapaglugaw-lugaw ka, Libra, o, ayan, o, magiging happy-go-lucky, carefree time, makakapag-relax-relax man lang, makapag-enjoy, makalabas-labas, ayan, di mo rin ina-expect na may ganyan ngayong October. Pagdating naman sa mga closing messages mo, o payo sa'yo ng Oracle Cards, Libra, ngayong October, silipin na natin. You're ready, Libra, whether you like it or not. Naniniwala ka man sa sarili mo, hindi. Mukhang handang-handa ka na para dyan. Kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik dito sa challenge mo. Huwag kang mag-nega-talk, nega-thinking sa sarili mo. Huwag kang matakot mag-try. At mag-ano, mag-leave ng iyong comfort zone. Hindi ko alam kung ano bang mga senyales yung hinihintay mo para masabi mong handa ka. Baka marami kang alibay, marami kang hinihintay, pero ang totoo niyan, Libra, kumpleto ka, prepared ka para dyan. Kaya, give it a go. Ano pa? The situation will improve, Libra. Huwag kang masyadong mag-isip, ma-depress. No? Iigi rin yung mga bagay-bagay. Kung mag-alala, gaganda, iigi yan. Ngayong October, ano pa? Oh, hindi ito yung tamang panahon, Libra. O ano man ito, tinutukoy na ito. Hindi ito yung tamang panahon para dyan. Kaya, wag mo munang gawin yan. Or, tigilan mo muna yan. Kung meron ka mang ginagawa ngayon, na ipinipilit mo ngayon, or netong September, or itong October, tigilan mo muna. Kasi kahit na anong gawin mo, ano yan, hindi uubra kasi hindi yan yung perfect timing para daw dyan. Okay, so ayan, Libra, ito yung reading mo for the month of October. Sana maging gabay ito sa'yo or makatulong sa'yo. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Roselle, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, Deluna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap,
Emilu Melinda Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.